Yo, what's up guys? Welcome back to my channel, Kalimi Online. Sa mga bago dyan, subscribe ka na at i-on ang bell para updated. At guys, mag-join. Guys, ano? Yung kakalimutan yan, mag-join po kayo sa membership natin. Okay guys, ang magiging content natin ngayon guys, meron po tayong itatama. No? Pero kasing pagkakamali, nasa inaakala ko, o inaakala na rin ng marami, no? Meron po kasi tayo dito muna na year 2003 na Reverse 2. No, ito po ang Reverse 2. Ayan. Na 2003 yan. Tapos, meron din tayong year 2005 dito sa kanan. Ito siya. Puro 2005 yan. Ino. Ito po mga 2005 po na ito by Metallic BSP Series Coin guys. No. May mga naging content na ako nito at ito yung tinatawag kong hybrid, no? Hybrid na 10 piso. At inakala ko guys na ito po ay reverse 2, no? So, mali. So, itatama natin ngayon yan. Kaya guys, samahan nyo ako hanggang dulo, no? So, titingnan natin sa namista kung ano ba talaga itong year 2005 na ito. Pero itong nasa kaliwa na year 2003, sigurado na pong reverse 2 yan, eh, no? At itong 2005, ayan yung nasa kanan na yan. No? Makikita nyo naman yung pagkakaiba agad, no? Akala ko dyan, reverse 2 yan. Ngayon, ipuprove natin yan. No? Para magkaroon po tayo ng kalinawan. No? So, pagpasensya nyo na yan guys, dahil sigurado ako, karamihan din sa inyo ay inaakala na yung 2005 na yan ay reverse 2. So, mali po yun. So, ito. Re-reviewin natin ngayon dito. Yan. Punta natin ito. Yan. Kasi dito natin yan makikita yung die 1, reverse 1, reverse 2, and reverse 3. Ito yung gagawin nating batayan. Ano? Siyempre, ito naman talaga yung batayan na nandito, no? Ayan siya, Philippines 10 peso. Overse types, overse, reverse types na parehas lang yan. Pero pag itong pinagbatayan, yung reverse niya, no? Ito yung reverse 1. Ayan. Ang gagawin lang natin guys, ipapamilyar lang natin muna itong reverse 1, 2, and 3, no? Bago natin balikan yung dalawang coins doon, yung year 2003 tsaka year 2005, para maging klaro sa atin kung ano nga ba yung year 2005 na yun. Itong reverse 1, ayan siya, ang katangian. Una-una, tignan nyo yung cogwheel. Yung cogwheel sa gitna, mabababaw lang ang kanyang ipin. Yun. Makapal, tiki script, pero makapal. Tapos yung araw, malapad ang araw, pero maiiksi yung sinag ng araw, no? Ayan siya. Tapos yung reverse 2 naman. Nga, punta tayo sa reverse 2. So, ayan. Reverse 2. Medyo makatataas na yung ipin ng cogwheel, no? Ayan siya. Tapos yung Bangko Sentral ng Pilipinas na words, no? Hindi siya masyadong nakadikit sa inner circle, yung bilog sa gitna, no? Meron siyang spacing, eh. Kaya tapos yung 1993, ganun din, no? Hindi nakadikit sa inner circle yung date na 1993. Ayan, so ito yung close-up ng cogwheel niya, no? Tapos yung araw, medyo maliit yung bilog ng araw at may iksi yung sikat ng araw. Ayan ang reverse 2. Ayan. Ang pinaka-best example yun, yung year 2003 na yan. Ayan. Tapos mapunta naman tayo dito sa reverse 3. Ayan, halos magkamukha sila guys ng reverse 2. Halos matataas din ang cogwheel. Eh. Tingnan ninyo. Ayan. Ang pinaka magiging palatandaan nyo agad guys, pag reverse 3 ang gusto nyong patunayan yung date na 1993 ay nakadikit na po sa may inner circle. Pati yung words na Bangko Sentral ng Pilipinas ay nakadikit na sa inner circle. Tapos yung araw, maliit lang ang araw, pero yung sikat ng araw niyan guys, mahaba na umaabot na doon sa secondary inner circle. Tapos yung sagisag din ng araw na nasa baba, ay bilog na siya. Maliit at bilog. Ayan. So, malaki nga ang pagkakaiba, no? Diba? Dapat, hindi tayo malilito kung alam natin kung ano yung magiging palatandaan natin sa reverse 2 at reverse 3 kasi magkamukha nga yan.
Ayan, oh. So close up natin, oh. 'Di ba yung ipin halos nakadikit na din doon sa inner circle, tapos yung araw mahahaba yung sikat ng araw. Ayan, so guys, no, hindi naman maiiwasan na magkamali. Kaya nga itinatama natin. Pag may mali, itama natin 'yan para maging malinaw ang lahat. At ito na yung ating dalawang baryan, no, year 2003 at year 2005. Itong sa left yung 2003 ha, at yung nasa kanan yung year 2005. So unahin natin itong year 2003, yung katangian nito, kung saan ba ito na aayo, no? Saan ba ito na tutugma, yung cagwheel, tatas ang ipin, makapal. At yung 1993, medyo hindi nakadikit. At yung Bangko Sentral ng Pilipinas, ganun din, hindi nakadikit, may spacing siya. At yung sikat ng araw, na nasa baba, ito na lang gawin natin panatandaan yan, yan yung sagisag na yan. No? Square siya. Diba? So, nabibilang yan sa reverse 2. Ayan talaga yung katangian ng reverse 2 na 10 piso. At ito namang nasa kanan na ito. Ayan. So, 1993, nakadikit sa inner circle. Bangko Sentral ng Pilipinas, nakadikit din sa inner circle. At yung sagisag lang araw na ito, guys, maliit at bilog siya. So, reverse 3 pala ito. No? So, ayan, so malinaw na na itong 2005 na itong nasa kanan na ito, no. Tingnan muna natin na year 2003 talaga ito. Ayan, para mas malinaw sa inyo, no. 2003. Tapos year, ayan, 2005. So pakita ko muna 'yan para walang daya, no. So malinaw na, guys, no. Ang 2005 na ito na ating nahawakan, nakatulad din na inyong pinakita sa akin, ay hindi po reverse 2. Kung hindi, ito po ay isang reverse 3, guys. Itong nasa kanan natin, ayan. At pinakita naman natin kanina yung example doon sa catalog. Ngayon, katangian nga ng reverse 3 ay nandito sa 2005 na ito, na inakala kong noon na reverse 2. So, guys, no, sana naging malinaw na sa inyo to. Ayan, medyo close up natin. Tingnan nyo lang yung year na 1993, nakadikit na sa inner circle. Tapos yung Bangko Sentral ng Pilipinas, nakadikit na din sa inner circle. Tapos itong araw na ito, yung sagisag na yan, maliit siya at pagbilog na kumpara dito sa May 2003. No, square yung araw na yan na nasa baba na yan. Ayan, tapos yung ipin itong 2005 na yan, matataas ang ipin na yan, ano, na halos nakadikit na nga doon sa May inner circle. Ayan ang magiging inyong palatandaan ka agad kapag nakakuha kayo ng 2005, guys, no? Kasi 2005 may reverse 1 yan, eh. Tapos reverse 2 wala pa ako nakikita dahil nga ito pala ay isang reverse 3. Ayan. So sana naging malinaw na sa inyo, guys, at comment kayo kung ano sa tingin nyo, ha? At baka meron din kayong hawak dyan na reverse 2 at reverse 3 na kagaya nito. Alright, guys, hanggang dito na lang, no? Sana nakatulong. Ayan, at naging malinaw ang lahat. So, sa mga bago dyan, subscribe at i-click ang bell para palaging updated at mag-join sa membership natin. So, maraming salamat po. Until next time, guys. God bless you all po. I'm out.